Kamusta ka kabayan? Ilang buwan na lang at matatapos na ang taong 2021. Okay ka pa ba? Sana naman ay nasa maayos kang kalagayan. Kahit anong buwan o taon pa yan, basta gusto mong makaahon sa buhay, kahit ngayon na ay pwede mo nang simulan yan. Huwag ka nang magpabukas pa, huwag mag-aksaya ng oras. Galaw-galaw kabayan. Dito sa The Wise Kabayan Channel, gusto namin na magbigay daan para makatulong sa ating mga kabayan na nais guminhawa ang buhay. Kami ay nagbibigay ng tips, inspirasyon at leksyon tungkol sa buhay, pera at negosyo. Kaya naman check mo lang ang aming YouTube channel at Facebook page na The Wise Kabayan. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang limang negosyo na patok at dapat mo nang simulan. Negosyo number 1, pagbebenta ng pagkain. May special recipe ka ba na naitatago? Baka naman may pamana ang iyong lola o ang iyong nanay na special recipe na niluluto mo kapag may espesyal na okasyon. Bakit hindi mo subukan na gawin na negosyo yan? Kung masarap kang gumawa ng kakanin, ulam, o kaya naman iba pang dessert. Patok yan na pang negosyo. Siguraduhin mo na tama ang pag-costing mo sa mga ibebenta mo para naman maganda ang tubo nito. Pag madimihan ang iyong gawa, mas malaki ang tubo mo. Huwag kalimutang iaalok sa mga kapitbahay, o kaya naman mga katrabaho, o kaya naman sa mga kaklase mo sa paaralan. Try mo kabayan, dahil kung hindi mo susubukan, walang mangyayari sa'yo. Maging creative sa packaging, at gawin kakaiba ang iyong panindang pagkain, gaya ng paglalagay ng design. At gawan mo din ang agaw pansin na pangalan para naman mabilis mapansin at maalala ng mga customer mo. Kailangan mo itong mga ganitong pakulo para naman mag-stand out ka sa mga customer mo at competitors mo. Negosyo number 2. E-load, pasa load. Lahat tayo ay gumagamit ng cellphone, at lahat tayo ay kailangan ng load. Kaya naman bakit hindi mo subukan na pasukin ang e-load na negosyo? Kahit nasaan ka, pwedeng-pwede ka mag-load ng mga cellphone. Mabilis na negosyo at maliit na puhunan lang naman ito. Sa araw-araw, madaming tao ang magpapaload sa iyo, dahil lahat na halos ng tao ay nakatutok sa internet. Mahirap na mawala ng load ang mga tao ngayon, dahil lagi silang nagamit ng internet para sa mga social media accounts nila, gaya ng Facebook, TikTok, at iba pa. Magpa-skill ka lang ng signboard sa labas ng bahay mo na nagpapa-load ka, o kaya naman sa Facebook mo. Sigurado kami na madami kang magiging customer niyan. Negosyo number 3. Online sari-sari store. Kahit may maliit kang tindahan, iba pa din kung gagawin mong online ito. Kaya naman ang tip namin ay post mo sa Facebook ang mga paninda mo. Tapos hayaan mo na mag-message ang mga customer mo sa iyo at bumili sa tindahan mo. Mas maganda ang kitaan kung maparaan ka. Hindi ka na maghihintay na may dumaan sa iyong tindahan para mag-check at bumili sila sa iyo. Dahil sa anumang oras pwede na nilang e-check sa Facebook mo ang mga tinda mo. Mabilis at hassle-free, pwede ka ding mag-deliver sa kanila, syempre with additional delivery fees na yan. Diba dagdag negosyo din yan sa'yo? Online tindahan with delivery ka na. Maging masipag at creative, gumawa ka din ng bundle packs na pwede mong e-promo, para hindi naman pa isa-isa ang binibili sa'yo. Dahil dyan nakadami ka pa ng tinda. Negosyo number 4. Pasabay. Usong-uso na talaga ang pasabay ngayong pandemic, dahil limited na ang transportasyon at madami ang walang sariling sasakyan. Ang pagpapasabay sa paggroceries, pagbili ng pagkain, at pagpapabayad sa Meralco, at kung ano-ano pa, ang siyang patok ngayon na negosyo. Sipag at syaga talaga ang kailangan. Basta siguraduhin na magbabayad ng tama ang mga makikisabay sa'yo. Simulan mo sa mga pinagkakatiwalaan mong mga kaibigan, kapitbahay, at kapamilya. Siyempre may service fee ka sa mga pasabay nila. Dagdag kita sa iyo ito, lalo na kung lagi ka namang nasa labas. Promote mo lang yan sa mga social media accounts mo gaya ng Facebook. Paniguradong madaming makikipasabay sa iyo. Negosyo number 5. Virtual Assistant Service. Madami pa din mga kabayan ang hindi familiar sa virtual assistant. Dahil naman hindi lahat ay may koneksyon sa internet, o kaya naman ay hindi pa narinig ang tungkol sa virtual assistant. Ang virtual assistant ay isang empleyado online, kung saan wala kang sariling opisina at sa bahay ka lang nagtatrabaho. Ang negosyo mo ay pagbebenta ng serbisyo online gamit ang iyong mga skills. Ginagawa mo ang lahat ng trabaho online.
Karamihan sa mga virtual assistant sa Pilipinas ay nagtatrabaho sa mga employer nila na nasa abroad, gaya ng sa Amerika. Dahil gustong-gusto ng mga Amerikano ang husay, diskarte natin sa pagtatrabaho, at syempre kayang-kaya natin na makipagsabayan sa pagsasalita ng English. Ang puhunan mo ay laptop o computer, video camera, headphones, at internet. Maging matyaga lang sa paghahanap ng trabaho online. At panigurado makakakuha ka din. Malaki ang swelduhan din dito basta maging matyaga at masipag ka lang. Madaming negosyo na pwedeng-pwede mong pasukin mga kabayan. Pwede pa natin i-discuss sa susunod ng mga video. Maging maparaan at mapanuri para malaman mo ang mga patok na negosyo na pwede mo nang simulan. Kung hindi mo itatry yan, walang mangyayari at wala kang mapapala. Hindi masamang sumubok kabayan. Sana masubukan mo ang isa sa mga negosyong dapat mong simulan na. Alam namin na kaya mo yan kabayan. Inspirasyon, aksyon, at pagsusumikap ang kailangan para makaangat sa buhay tayo mga kabayan. Be wise kabayan. At nandito ka na din sa aming channel, check mo na din ang iba naming mga videos. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panunood ng video na ito at kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like, share at mag-subscribe.